Hello, good day po sa inyo mga kaibon. Meron tayo ngayong bagong ibon, no? Si Indian Ringneck. Isa siyang Latino. Ayan, mapapansin nyo po. Pula yung mata niya. Ayan, bata pa siya. 1 month old, mahigit na. Itong si P2. So, nabili ko siya kay Cesar Francisco. Ayan, shoutout nga pala kay Cesar Francisco, kay Chairman. Salamat po. Ayan, oh, ang ganda. Bali, 5 days. Kung di ako nagkakamali, 5 days na siya sa akin. Sa ngayon kasi mga kaibon, mailap pa siya sa akin. Ang pangalan nga pala nito, P2. Bakit P2? Kasi si favorite character natin sa anime, sa Hunter x Hunter, si P2 o Reperu P2. Si ano siya, yung sinemara niya, ant ba yun? En o toita. Kanzen na rinsen taisei ni hairu tameni. Da ga. So, eto siya, P2 ang pangalan niya. Tama-tama, nagugutom na si P2 ngayon. Sakto may pinapakain tayong formula sa kanya. 5 days na, iba yung formula ang pinapakain natin sa kanya. Kaya lang yung pupo niya parang nag-green. Di pa nanibago siguro sa formula. Eto, may binili tayo ngayong hand-feed formula. Eto, MJRZ Avery Supply hand-feed formula. Hand-feeding formula. Meron na siyang... include na sa kanya yung multigrain and plus peanut. Ayan. So, pang ano siya, recommended siya sa species na lovebirds, parakeet, finches, pionus, pionus, o cockatails, amazons, african greys, cockatoos, conures, electus, macaws. Ayan. So, pwede to sa mga medium birds na rin. Meron tayo nakita kay Sir Ronel na formula o dun sa binilan ko na ano tawag dito, parang A19 formula tayo, A2 formula o A1. Ito kasi si P2, nasanay siya sa formula din dun sa nabilan ko. Dapat baby pa lang yung bibilin ko, kaya lang mas okay siguro kung medyo malaki na yung bibilin ko, Indian Ringneck. So ang kailangan nating ma-achieve dito kay P2, makapagsalita siya ng kwentong ibon. Pero pina-practice ko pa lang siya na sa magsalita ng mga hello o hello, tapos good morning, good evening, ayaw, tapos what's up. Yan yung mga pina-practice ko kanya. Kaya, pero yung kwentong ibon niya pina-practice ko rin sa kanya. Sana makuha niya, ma-achieve niya yung salitang kwentong ibon. Ito kasi mga Indian Ringneck, mga kaibon, magagaling silang magsalita, lalo naman yung kaharutan. Pero sa ngayon di po natin alam ang gender ni P2. Ayan, so mga next month siguro papa-DNA na natin si P2. Ayan. So balik tayo dito sa hand feeding. Maxing natin to tong NJRZ Avery Supplies hand feeding formula. Titingnan natin kung yung formula na to parang Cerelac, yung para bang mamahalin ng mga hand feed formula. Yung isa kasing pinapakain natin na parang ayaw niya. Pinipilit ko pa siyang takainin kasi ayaw niya. Pag natikman na niya, parang ayaw na niya yung formula. So, ito, tatry natin kung parang Cerelac siya pag nalusaw, pag nainitan na. Yung isa kasi ayaw po niya, parang ano siya, parang birdseed ba na durog, parang ganun. So, ito, pero sa Africa naman, okay lang naman yun. So, itong si P2, parang maselan siya. Tatry natin to kung ano nga ba ang maging... Saktong-sakto nagugutom na si P2, pero lalabas muna natin si P2. Hello, P2. Come on, come on. Medyo hindi pa siya, medyo mailap pa siya sa akin si P2. Hop. Ayan, di ba? Medyo nasanay na siya lumipad ngayon. Dati nung kinuha ko, di pa siya malipad. Ngayon malipad na siya. O dahil papakita natin si P2. Hello, P2. Ito po si P2. Say hello. Sa ngayon po hindi siya sanay magsalita itong si P2. So, ang gusto ko sa kanya, maamo siya. Medyo mailap pa siya sa akin kasi di niya ako kilala, pero nung kinuha ko dun sa dati niyang amo, si Cesar Francisco, lagi pong dumidikit po sa dibdib ni Ka Cesar. Yan. So sa akin ngayon, hindi pa siya masyadong ano kasi di pa ako kilala. So pag nung kinuha ko po siya kay Ka Cesar, lagi siyang pumupunta dito. Ayan. Nung kinuha ko naman, yung pagdating niya naman niya dito sa aking kwarto, lagi siya lumilipad. Pero ayan, ganda, di ba? Ang laki niya, oh. Siya siyang Latino. Bata pa siya kaya wala siyang ring dito sa di ako sure kung magkakaring siya yung mga Latino. Kasi yan. Pero nakita natin sa mga YouTube, meron pong ring dito ang mga Latino na ringneck. Ayan. Pag mature, sabi ni Ka Cesar, pag mature na daw po lalabas siya, tapos yung tail niya haba pa. So ngayon maliit pa siya.
So, one month old mahigit pa rin kasi to si Pito. Ayan, ganda. Itong si Pito, ilalagay muna natin sa kanyang bahay. So, Pito, dito ka muna to. Tingnan nyo mga kaibo, no? Pulang-pula po yung mata niya. Ayan, ang ganda, di ba? So, sana mapagsalita natin si Pito ng kwentong ibon. So, kwentong ibon, kailangan mong maunang matutunan, Pito. So, ito mga kaibon, okay lang naman siguro yung cage siya, no? Ayan, malipad na siya. Mukhang nagugutom na si Pito, eh. Diyan ka muna, Pito. Ayan mga kaibon, nandito tayo ngayon sa Kahaija Pitch Trading sa Malolos, Bulacan. Ayan, ano sir, anong eksaktong location na to? Saan sa Malolos? Santo Rosario. Ayan, so nasa Santo Rosario po tayo, nag-deliver tayo ng ibon. Ayan, ito. Farm Lupeso na Violet. Ayan, so... Sir, ano pangalan mo? Oh, Tantan. So, Sir Tantan, salamat po. Baka may gusto kang batiin. Pag kailangan nyo ng mga cage, meron din dito sa Kahaija coffee shop. Ayan. Meron din dito. Oops. Yung meron din sila dito, mga alps. Ayan, pambenta. Ay, sakto. Kusot, Sir. Magkano, Sir, yung kusot? 30. Pagbilan mo nga ako na isa. Tsaka, outgrowth, Sir. Meron kayong outgrowth? Wala eh. Wala na kayong outgrowth. Sayang naman. So, ito maganda yung mga cage nila, yung mga plastic, yung poop tray. Chick booster. Ayun, saka isang kilong chick booster. Ay, ano na siya, naka, magano to, yung ganito? 40. So, saka isang chick booster, saka puso, yan. Sir, magano lahat to? 70. So, ito mga kaibon, meron tayong puso, saka chick booster. So ito mga kaibo, nag-ready na tayo ng paglalagyan ng pagkain ni Pito. Ayan. So lagay ito, tapat natin yung camera. Okay. So dito natin ilalagay yung pagkain. Tapos nag-ready na rin tayo ng hot water kay Pito. Ayan. Kasi masabi nila, sabi ng mga master natin sa ni Cesar Francisco, dapat daw po medyo maligam-gam pa yung formula kapag sinubuan niya siya. Pag binom, ano, yun. Tapos ito, open na natin to mga kaibon. Bali, ang price nga pala ito mga kaibon, 220. Ayan. So, ang kagandahan dito sa formula na to mga kaibon, maganda po yung lalagyan niya. Ayan, hindi yung katulad ng parang plastic, mahirap buksan, nung parang pumuputok na yung plastic pag binubuksan mo ganun. So, ito mga kaibon, diikot siya, oh. Kung di ako nagkakamali na diikot tong formula na to. Yung lalagyanan niya. So, try natin buksan mga kaibon. Ayun, maganda. Parang lalagyanan ng swab. Ayan. Ayan. Uy. So, ay, ganda ng kulay nito mga kaibon. Oh. Pakita na sa camera. Ayan. Tutok natin. Ayan. Ako, nagugutom na si Blue. Nag-iingay na. So, ito mga kaibon, para siyang pulboron. Ayan. So, meron tayong ginagamit na formula, mga kaibon. Ay, meron na rin siyang ano to, para sa... Ano to, pre? Ah, silica gel. So, merong silica gel. Ayan. Pansin nyo, mga kaibon, meron pa siyang silica gel sa loob para hindi siya mag-moist. Ayan, yun ang kagandahan dito sa... Ito, mga kaibon, oh. Aharang pa lang aking kamay. So, pag... Hindi siya yung katulad nung... Ito, powder na powder siya. Ito, powder na powder to mga kaibon. So, tutok natin sa camera. Ayan. So, hindi katulad po sa ibang formula. Pag ginanto mo, merong ano, parang bird seed ng durog. Parang ganun ba? O parang mani pag nadurog. Ayan. Ito, may halong mani pero hindi siya yung durog din siya, oh. Ang ganda. Kung di ako nagkakamali, may plus peanut. So, may mani siyang kasama. Ayan. So, yung ibang ingredients, parang secret na siya. So, try na nating timplahan. Baka lumamig yung tubig. Ayan. So, kukuha tayo mga kaibon ng ano. Pero, syempre, magaganda rin naman po ibang formula na local. Pero, alam ko, local din po ito. Itong formula. Gawa din po dito sa Pilipinas. So, syempre, ang Pilipino po, magagaling pong gumawa yan ng mga pagkain. Ayan, mga katulad nito. So, try natin. So, isang kutsara lang muna siguro. Okay na siguro to. Gantong kadami. Pero syempre, para kay Pito lang to. Yung formula na marami tayong panindot ng formula.
So, kala blue po sa mga applicant po natin papakain. Ito, para kay Pito lang po ito. Ayun. Okay na siguro to Pito kasi baka panis. Ay, baka maraming matira. So, yan. Ayan, nagugutom na si Pito, napansin nyo. Ay, sarado na nato. Titingnan natin kung parang Cerelac. Parang yung mamahalin ba? Ayan, tingnan natin kung ma-achieve na yung parang mamahalin na formula. Ayan, malabnaw-lawnaw ba? Huwag masyadong malapot. So, dagdagan natin ng konting tubig pa. So, yung maligam, ano muna? Baka kasi masyadong mainit. Oop. Mapasusi Pito pag kinain. So, hintayin natin, ano. Parang nasobra niya ako sa tubig, pero ayos lang siguro to. So, mga kaibang, parang nasobrahan ako ng konti sa tubig, pero okay lang naman siguro. Dagdagan natin konti, mga kaibo, nasobrahan tayo sa tubig. So, kumain na natin to kasi basa po yung lalagyan. Kung alam niyo, mga kaibang, pag nagdurog kayo ng, o pag humawa kayo sa sanga ng malunggay, parang ganun yung amoy. Parang amoy dahon ba? Parang ganun. Yun, parang amoy dunog na amoy katas ng dahon. Ganun po yung amoy po nung formula. So, nakuha natin yung gusto natin na parang Cerelac yung formula. Sabi po ni mga master natin, kailangan daw po, papainumin muna natin ng konting tubig na maligam-gam yung ating alaga medium birds bago natin subukan ng formula. So, pagka hinawakan yung mga kaibon yung ano natin, yung formula natin, wala kang mararamdaman na parang buhangin ba? Ayan, durog na durog siya. So, yun yung kagandahan, parang Cerelac nga. So, maganda yung review natin ngayon, mga kaibon. So, titingnan natin kung magugustuhan ba ni Pito. Ayan si Pito. Kailangan natin patayin yung aircon kasi baka nalalamigan siya. Ayan, ayaw daw nila ng malamig. Sabi po ng mga master natin. Hi, say hi, Pito. Ayan, ito nga pala si Pito, nagugutom na siya. So, try muna natin siyang kalmahin. Mamam ka muna, mamam. Ayun, nauna-una si Pito. Gustong-gusto nila yung maligam-gam na tubig, mga kaibon. So, kukuha na tayo ng formula. So, ito muna. Ano nga pala, mga kaibon. Thank you nga pala kay Sir Ronel kasi binigyan tayo ng syringe. Ayan, si Ronel Pineda. Ayan, shoutout sa'yo, Ronel Pineda. Tapos mamaya, kaibon, papakita ko sa inyo yung binigay sa aking cage ni Ronel Pineda. Ayan, salamat sa'yo. Titingnan natin mamaya. Ay, gustong-gusto ni Pito. Ayan. So, nakita niyo, mga kaibon. Tutok natin kay Pito yung camera. Mukhang maraming makakain si Pito. Mas gusto po nila yung maligam-gam talaga. So, sabi ng mga master natin, si chairman, ayan. So, pagka nag-hunted daw, dito daw po sa kaliwa. Ayun, gustong-gusto niya. Medyo parang naparami tubig natin pero okay lang. Pinakain naman niya. Ayun. Ito minsan si Pito kasi di pa kami close masyado. Pinaforce ko muna siyang i-open yung bunganga niya. Pero pag ginawakan mo kasi yung beak niya, umu-open naman yung katulad nito, ayaw yung bunganga. Kaya pag ginanto ko na yung beak niya, huwag naman masyadong madiin. Umaano siya, umu-open naman siya kusa. Yeah, parang nasanay na rin siya pag binapakain ko siya, ganun. Ayun. Nagustuhan mo ba yung bagong formula? Ganda nito, mga kaibon, ano? Ang price nga pala nito, mga kaibon, 9,000 with papers. Itong si... Kaya lang, ang dapat nabibilin ko yung inakay nga. Kaya lang, ito muna. Ito na lang kasi mas maganda kung medyo malaki na eh. Bali ito, mga kaibon, dinagdagan natin ng konting powder. Kasi medyo na parami tubig ko. Ngayon, ito parang Cerelac na talaga siya. So, naglagay tayo ng mainit na tubig dito, tapos nakaganyan. So, turo lang din sa akin to ng mga ating master. Tapos, ito mga kaibon, yung isang brand. Ayan. Isang brand. So, tingnan natin yung pagkakaiba nila. Pag pinindot. Ayan. So, ito, may mga ano pa rin siya, yung parang mga buto-buto ba? Parang durog na... Tapos, ito mga kaibon... para ano siya, pag pinindot mo, ganyan, wala kang mararamdaman. Ayan. Meron din konti, pero di siya, wala lang. Parang, siguro ito, ayan, isang piraso lang. Ayan. Siguro, yun yung sa mani. Ayan. Tapos, siya.
Hindi yung may nagtabas ka ng damo o malunggay. Ganun yung amoy. Ayan. Ito naman, ang amoy naman itong dilaw na to, mabango siya. Parang amoy, ano, parang soyabean o parang amoy kamote. Parang ganun yung amoy niya. Tapos ito naman, amoy herbal. Ayan, ganun. Itong MJRZ Aviary Supplies. Ayan. Magkakaiba nila yung lapot niya. Ito parang Cerelac. So, ito. Dito ayaw po kasi ni Pito sa formula na to. Hindi niya kinakain. Kumakain siya konti lang. So, ito. Tapos parang nagtai siya. Pero sa mga applicant po, ito po yung pinapakain ko. Ayan. Mga kaibon, kung di natin afford yung mga mahal na formula, mga original na formula, mas okay na rin yung, ano, yung mga local. Yes. Supportahan natin yung mga gawang Pinoy. Ayan. Tapos silang kumain eh. Ayan. So ito nga pala si Blue, ito si Violet, yung malakas kumain. Tapos ito mga kaibong, si Blue naman, yung alaga nating African lovers na handpeed. Tinuturuan natin siya mag-balance ng skateboard. Ayan. So sana maturuan natin siya magpaandar ng skateboard itong si Blue. Ayan. Ito kasi si Violet, hindi pa siya sanay. Itong si Violet, masyadong ano pa, bata pa si Violet. Hello! Ayan, so ngayon, maliit pa siya. Pero sa tingin nyo, yung sa alps na 1 month, eh, napakalaki na eh. Pag tinabi nyo yung si Blue. Ito mga ibon, pag tinabi natin si Blue, ang liit. Ang liit ni Blue. 1 month old. Wala pang 1 month old tong si ano, si parang 4 weeks pa lang, si Blue. Si Pito, 1 month old mahigit na. Ayan, diba? Ang liit ni... Oh, dito ka muna sa baba, baka tumai ka dyan. Nakalaki po talaga nung Indian ringneck. So, ito lalaki pa tong si Pito. Ito po, ayan. Mas gusto nila yung medyo malapot tapos, ano, mainit, maligamgam. Yan, trip niya lagi dyan sa kurtina namin pag pinawawalan ko siya. Andyan lagi si Pito. Come on, Pito! Eh, sa akin, wala siyang recall sa akin kasi di ko pa siya natitrain. So, okay na yung ganyan. Sa focus tayo sa kung paano siya matuto magsalita. Pinunasan po tayo ng formula ni Pito. Ayan. Sa akin po siya nagpupunas. Ito po mga kaibon, bago tayo magtapos, papakita ko sa inyo yung nahuli kong ahas. Ay, napatay na ahas sa aking aviary. Pumasok po siya. Mga kaibon, yung nahuli nating ahas. Ayan ang haba. Bali, sinukat natin siya ng ruler. Sinukat natin siya ng metro. 55 meters siya ang haba niya. Yung lapad niya is 1 inch and half yung lapad niya. So, itong haba. So, buti na lang meron tayong katabing pala. Itong pala natin, savior natin. Kaya dapat, lagi tayong may pala sa gilid ng ating ibunan. So, ito, ang laki niya. Oh. Tinamaan ko siya dito sa part na to. Pinukol ko ng pala, papasibat yung pukol ko. So dito kasi nakita mga kaibon sa gilid, nagpapalag. Buti na lang nasa taas po ako ng upuan dito. Ayan, nakatungtong. Sakto may pinipicturan tayong ibon. So kung wala ako doon, malamang natukanan si kwentong ibon. Ayan, dito. Tapos lumusot siya dito palabas. Hanggang sa hinanting ko na, naglalabas na siya doon. Ayan, naghabulan kami doon mga kaibon sa gilid. Tapos bumalik siya dito, sakto may pala dito. Nakita natin yung pala. Sinibat ko agad siya ng pala. Ayun, sapul siya dun sa katawan. Tapos hindi pa siya namatay, pinala ko ulit dun sa ulo. So ang haba nito mga kaibon. Ewan ko lang kung anong ahas ng mga kaibon, pero ang haba niya. Ayan, so ito yung ahas niya. Comment lang kayo mga kaibon kung anong klaseng ahas itong nahuli natin. Napatay pala. Matapang siya eh. Malayo pa lang ako eh, nakaano na agad siya, nakaporma, nakamangangagat. So swerte natin nasa taas tayo ng upuan. Ito mga pala mga kaibon, thank you nga pala kay Sir Ronel, ito po yung binigay sa ating ano, cage. Ayan. Baka ito dapat gagamitin natin kay Pito, kaya lang okay na muna to. So hindi na po kasya sa ating kwarto kung ito po ilalagay nating AC type. So gagamitin natin itong pang fly cage sa ating mga bagong babang African, ayan. So, bala ko puro personata na lang dito, mga paanak ng personata. So, ito yung divider niya. Halos bago pa siya yung bigay sa atin ni Sir Ronel. Ayan. Salamat, Sir Ronel. Ayan, ang ganda, oh. Double AC siya. Tapos, nilinis natin para yung mga
mga patak-patak na mga hunted. Feeling ko ano to ah, dating ano to eh, lalagyan na ng mga hunted ni Sir Ronel. Kaso makikita natin sa video ni Sir Ronel, gumawa siya ng bagong cage. Doon nakalagay yung mga hunted. So ito na, nalinis na natin siya, oh, bagong-bago pa. Pati yung poop tray niya, mga kaibon, oh, bago. Ayan. Bagong-bago siya. So magkaang price ito ngayon, nasa 900 alam ko eh. Sa mga poultry shop. Tapos may divider pa. Ayan, kompleto. Salamat, Sir Ronel.